Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Matthew chapter 5, verse 4. Okay, welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minuto na pagtatalakay ng mga treasure markers. Bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shout out muna tina Binaliwalam Wako, Raul Riquilio, Kaya Sindokimia, Maria Deta, Rife, Sever 911, Tiet's Adventures, Jerome Monsanto, Manok ni Biswaray, Tating Naliman Salay, Lito Taburada. Shoutout din kay Elvin Famaran, Emerald Batang, Mr. Tats, Gio Kanyete Tutu, Pukbo ng Liwanag. Shoutout din kina IP Vlog, kay AAA TV, Renanti Tapol, Babson Labelon, at sa mga hindi ko nabanggit ng pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, sa pag-treasure hunt o paghanap natin ng itong nakabaon na mga yamasita treasures ay dapat meron tayong tatlong dapat tandaan. Ang una diyan ay magandang treasure markers na nakalagay sa mga big boulders. Ang una diyan na dapat tingnan kung ang bato ay tamang-tama ba ang laki, kung ang bato ay kaya bang buhatin ng isang tao. Kapag ang inyong nakitang bato na may marka ay nabubuhat lamang ng isang tao, ibig sabihin yan, hindi yan reliable na marker kasi natitinag siya at nailipat sa iba't ibang lugar o nabubuhat. Pangalawa dyan ay dapat merong history. Merong live pointer, merong nagsasabi sa inyo na merong treasure dyan noong kabataan niya. Ang live pointer ay yung mga taong nabubuhay sa panahon ng giyera at naka-witness actually ng mga hapon na nagbaon. Okay, ang pangatlo dyan ay ang ating knowledge or dunong sa pagbata sa pagbasa ng mga treasure markers at ang paggamit ng mga gadget na mag-detect nito para hindi tayo mapapagod sa kakahukay ng mga nakabaon na dyan. Kaya knowledge and gadget combined together magbigay yan ng magandang resulta sa paghanap ng mga nakabaon na treasures. Okay, so ngayon atin nang tingnan ang pinadala na pictures ni Katiats kung saan pwedeng maghukay ng nakabaon na kayamanan. Okay mga Katiats, napakaganda rin ng treasure marker na ito. Dahil nandito ang dalawang big boulder marker. Isa na dito itong triangle shape rock, which is a pointer of course. At sa harapan ito ay nandito yung merong isang guhit at parang likod ng pagong ang bato na ito. Kaya napakaganda. Atin yan babalikan mamaya. Tingnan muna natin ng ibang picture dito. Okay, ito yata yung nasa harapan. Kung hindi tayo nagkamali, kung ito yan na bato, itong narito, at may guhit yan dyan sa gitna, well, yan ay final pointer to treasures. So, mayroon tayong mga tanong dito ng ating Katiyats. Meron siyang tanong na itong sign na ito, ano ang kahulugan? Ito daw. Well, parang kinarab din yan, maliit. Pointer yan, arrowhead, na katulad nito. Ito'y pointer din ng direksyon na papunta rito. Siya naman ay ganun din. Kaya isang direksyon na ang puntahan natin. Dito naman mayroong maliit na heart. Pero hindi tayo tiyak kung yan ba ay gawa ng tao o gawa ng kalikasan. Kasi ang mga raindrops ay gumagawa yan ng carving sa bato. Anyway, kung yan man ay puso, ibig sabihin niya ay mayroong treasure. At ang treasure ay malapit dyan. Heart.
ang heart ay indicator lamang na may treasure. Minsan ang heart ay pointer din yung kanyang tulis ito, kaya tinuturo niya ito. Sabi niya, tingnan niyo ang ulo ng bato ay merong kahulugan yan. Sabi niya, sa ulo ng bato ang inyong hinahanap, kasi heart is your desire. Ang heart ang gusto mo. Ang gusto mo ay ginto. Kaya ang ginto, dito hanapin, kasi ito ang nagtuturo. So ganyan, paharap, okay? Dito naman ang tanong, itong bato na ito, meron bang posibilidad na positive item? Kilid lang, nasa tabi lang daw ng bahay, so maganda. Nasa bahay mo lang, walang makialam dyan na gwardyahan, nagagwardyahan nyo. Okay, so tingnan pa natin ang isa. Pareho lang pala to. Okay, so ito muna, unahin natin to. Okay, so ito mga katiyats, classic pa rin ito. Ang triangle rock na ito ay nagtuturo siya. Trail marker na papunta doon. Ngayon, ang karamihan sa ganitong sign na meron lang isang guhit na pababa, yan ay treasure in front of the rock. So ang treasure ay nasa front lamang ng bato na ito. Ang kanyang distansya ay 1 meter hanggang 4 meters lamang. So 1 meter to 4 meters ang hukay. Ibig sabihin, maghukay ng pahaba dito sa front ng bato na ito. Okay mga katiyats, at pangalawa dyan, kasi palaging baliktad magbigay ng sign ng hapon, kung wala sa front na 1 hanggang 4 meters, okay, alam nyo na ang saan puntahan ang pangalawa niyan. Kasi ang mga hapon ay baliktad ang isip nila kisa atin. Tingnan nyo lang yung paraan nila sa pagsulat. Imbis from left to right, galing sa kaliwa, papuntang kanan, ang kanila naman ay kanan to kaliwa. At ang pahinaan ng mga libro nila, imbis sa front, ay sa likod sila mag-umpisa. Kaya ganun din sa pagbaon nila ng mga treasure na yan. Ang mga araw nila, baliktad. Pero hindi lahat. Mayroon ding araw na totoo na pointer. Kaya ito, nilagay nila sa front. Akala natin dito sa front. Kaya kung wala dyan, pangalawang atake dyan ay sa likod. Ganong distansya pa rin ang gamitin. 1:4. Okay, mga katiyat. So, maganda. Maganda na sa akin yan. So, dalawang hukay lang. Likod at harapan. Okay. So, kung ito yung bato na yun, yung mayroong guhit dyan na nagaganyan. So, atin to titingnan ng maigi. Meron siyang arrowhead. Tingnan yung ang degree ng pag-slant ng arrowhead ay papaba yan. Ngayon, ang heart naman, kung tingnan nyo ay papunta rito. Or nagsabi lamang siya na i-check nyo itong sign na to. Okay, ang sign na ito ay talagang handmade yan. Ayan, mayroon pa siyang liig. Para siyang ilong ng pagong. Or kung ulo man ito ng pagong, yan ay nguso ng pagong. At ang kanyang direksyon ay sabi na natin dito, 1 meter ang una na hukay, pangalawang hukay is 2 meters distance. Okay, going to southwest. So ito ay southwest, kasi yung south and then dito at west dito. So 45 degrees siya of southwest kung
ganyan ang actual dyan na direksyon yan. Okay, so huwag niyong kalimutan, test dig lamang ng 2 meters deep sa dalawang distansya na 1 meter to 4 meters para ito na isulat ko 2. So dalawang test dig, una 1 meter distance galing sa ilong, ito galing dito, then pangalawa is 4 meters away galing sa ilong na ito. Okay, at 2 meters test dig, kapag alin man dyan sa dalawang hukay nyo na positive, yun ang ipagpatuloy nyo hanggang sa lalim na 6 meters. Karamihan yan ay matagpuan lamang sa 4 meters, sa 3 meters kapag mga giveaway. Pero kung ang lugar na yan ay naglandslide na noon, kumakapal ang mga damo, vegetation, nalalata, may tendency na kumapal ang lupa. At may tendency na ang lalim niyan ay nasa 5 to 6 meters na. Ngunit ng kanilang ibaon, yan lamang ay 4 meters noong 1940s. Okay mga katit, sa ganitong mga sign ang makikita dito ay mga giveaway. So maganda ang giveaway kasi walang mga bumba ang mga giveaway. Kasi nga, giveaway lang. Unlike sa big deposit, maka-encounter pa kayo ng poisonous chemicals. Minsan, meron pang booby trap at water trap. Kaya big deposit is out of my radar. Hindi ko kaya hukayin yan at mangangailangan talaga ng manpower or equipo, heavy equipment para maghukay sa big deposit. Kaya swerte na tayo dito. Ito isang giveaway marker. Kaya congratulations sa inyo dyan. Sana tatamaan nyo yan. At huwag kalimutan mag-alay ng konti sa lugar. Tulad ng pagkain lamang, mainom, yung alap, yung matamis, mga candy, at saka itong prutas. Okay, prutas, pagkain, candy, at mainom nila. Isang araw lang yan dyan nilagay, yan din kinabukasan, ay mag-start na kayo sa pagkukay. At huwag lang maingay sa site. At huwag magtapon ng mga dumi sa site. Okay, kasi respeto yan sa mga tagabantay dyan na hindi nakikita natin. Okay, mga katits, okay, magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana'y gabayan kayo ng pung may kapal sa paghanap ng minimiting Yamashita Treasures. Paalam na. Ciao for now.